Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, hamat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yun. Alam ito ni Jesus. Kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang na puno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Pinagsusumikapan ba nating unawain ang salita at kalooban ng Diyos? Tungkol po sa pag-unawa ang tema ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito, no? Kung sa unang pagbasa ay natunghayan natin na si Noe ay pinakinggan ang ating Panginoon, no? Dahil sa darating na pagbaha, siya ay inutosang gumawa ng arko, isang malaking bangka kung saan siya bilang pinili ng Diyos na iligtas mula sa baha, ay kailangang gumawa at sakyan ang arkong ito. No? Ganun din ang pag-unawa na hinihingi, isang pag-unawa na nakikinig sa ating mabuting balita. No? Nakakatawa yung pagpasok nung lahat ng paliwanag ng ating poong Jesus Nazareno, no? Dahil pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol na huwag gagaya sa mga Pariseo at Iskriba, no? Walang lebadura. Ibig sabihin, hindi aalsa yung tinapay. No? Akala ng mga apostol, nasabi lang niya yun dahil wala silang dalang tinapay. Pero narinig yun ni Jesus. At pinaalalahanan sila, hindi ito tungkol sa kakainin natin dito. Subalit tungkol ito sa mga tandang ibinigay ko. No? 2 bilang ang sinabi niya. Yung una, ilang bakol ang napuno sa mga lumabis na tinapay? 12, no? At mahalaga ang 12, ang bilang na 12 para sa mga Hudyo, no? Dahil 12 ang tribo ng Israel. At kapag sinabing 12,
pinaaalalahanan nito, lalong-lalo na dun sa sumunod o yung naunang pangyayari bago ang ating mabuting balita, yung pinarami ng ating Poong Hesus Nazareno ang pagkain ng mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Natira ay 12, isang tanda ng kaligtasan ng lahat ng nasa Israel. Walang pinipili, lahat ng kabilang ng 12 tribo. Isang tanda ng pagpapakilala na Siya ang kaganapan ng Diyos. Siya ang presensya ng Ama. Siya ang ipinangakong tagapagligtas. No? Tapos, pinaalala niya ang isa pang pangyayari ng pagpapakain. At ilan naman ang natira dito? 7. Bilang ng Diyos. No? Sa panitikang Hudyo, ang 7 ay bilang ng Diyos. No? Dahil inaalala nito ang 7 simbolikong araw na nilikha ng Diyos ang buong mundo. Nakapag sinabing, ginagamit ang salitang ang bilang na 7 sa panitikan, no, sa lahat ng kanilang mga tula, sa lahat ng kanilang mga kwento, no, na nababasa natin sa mabuting balita, no, pinaaalalahanan nito ang Diyos bilang Diyos ng buhay. Kaya yung 2 bilang na ito, 12 at 7, ay tinutukoy ang kaligtasang dala, ang buhay na dala ng Diyos sa Kanyang pagsasakatawang tao, ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang hinihingi ng ating mahal na Poon, unawain. Maging malinaw sa Kanyang mga apostol. Hindi lamang dito, hindi lamang sa isip, kundi sa kanilang puso. Ibig sabihin, yung kanilang natutunghayan, yung kanilang nababatid na malinaw, ay maging bahagi ng ating pagkilos. Kaya ito rin ang sinasabi at tinatanong sa atin. Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Kapag tayo'y nagsisimba, tinatanggap ang katawan ni Kristo, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Lalong-lalo na, sasabihin natin, Amen. So, ibig sabihin, malinaw sa atin na tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Pero, yung ibig sabihin ba nun sa buhay natin, nagiging totoo ba? Nagiging katawan ba talaga tayo ni Kristo? Nagiging tanda din ba tayo ng kabutihan, ng pagmamalasakit, ng pag-asa, ng pagpapala ng Diyos sa atin para iparating sa iba? Para iparating sa mga hindi nakakikilala sa Kanya. Hindi pa ba natin nauunawaan? Kaya mga kapatid, ang mga pahayag ng ating mga pagbasa ngayon ay isang imbitasyon, isang paanyaya na sana yung ating pananampalataya hindi lamang sa dasal, hindi lamang sa nauunawaan natin sa doktrina. Mahalaga po yun. Pero nagiging ganap lang kapag nagiging bahagi na ng bawat sulok ng ating buhay. Ganito ang ipinakita ni San Cirilo at San Metodio, magkapatid. Ipinangalat ang mabuting balita sa kanilang pagsasaksi sa silangang Europa, no? Kung nasaan ngayon ang Slovenia, Czech Republic, ilang bahagi ng Poland. No? Kasi nung mga panahon yun, puro mga barbaro lang at mga tribo ang naroroon. Pero matapang nilang dinala ang mabuting balita roon. Isinalin ang pagdiriwang ng mga sakramento sa wika ng mga naroroon. Nakipamuhay sa kanila. No? At hindi man tayo katulad nila na kailangan pang pumunta sa ibang lugar. Ang ating pagsasaksi ay sa ating araw-araw na pamumuhay. Paalala rin lang dahil nagdiriwang naman tayo ng Valentine's Day, ano?
bukod sa lahat ng kilig, bukod sa lahat ng mga ilalagay natin sa Facebook, sa social media ngayon, sana wag nating kalilimutan na ang bungan ng at ang ugat ng pagmamahal ng bawat kapwa ay dapat nang gagaling sa pagmamahal ng Diyos. Isang pagmamahal na ipinakikita, isinasabuhay, ginagawa. At yun po ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na ang ating pangako, na ang ating mga salita ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng pag-asa ay makita natin sa ating araw-araw na buhay. Sa madaling sabi, maging saksi tayo ng ating pananampalataya. Isang pananampalatayang tunay na nauunawaan. San Cirilo at San Metodio, ipanalangin mo po kami.